Ngayon 2023, isa na namang kaabang-abang na trade fair ang inorganisa ng DTI Bureau of Domestic Trade Promotion sa pakipagtulungan po ng DTI Regional Operations Group para po sa mga negosyante at entrepreneurs sa Pilipinas. Kung saan ito hindi lamang isang pagtitipon ng mga lokal na produkto at serbisyong Pilipino, kundi nagpapakita din ito ng pagkakaisa ng negosyo at teknolohiya para sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Kaya naman ngayon, Dayan, ay makakapanayan po natin ang Director ng Bureau of Domestic Trade Promotion na si Director Marivic Bonoan, pati na din ang ilan sa mga exhibitor dito na sina Franco Ranyeses at Gary Sevilla. Good morning good po sa inyo. Good morning, Dayan and Audrey. And syempre, good morning ngayon sa lahat ng nakatutok sa Rise and Shine Pilipinas. Alright, Director Bonoan, para po sa kalaman ng ating mga viewers, ano po itong National Trade Fair na inorganisa po ng DTI, BDTP? Ay, yung National Trade Fair po ang pinakamalaking trade fair na inorganisa ng aming Bureau of Domestic Trade Promotion in cooperation with the DTI Regional and Provincial Offices. Pinagsama-sama ngayon yung mga MSMEs, yung mga micro, small, and medium enterprises na gumagawa ng food products at saka non-food products. So kasama ko ngayon, dalawa out of the 257 exhibitors. At ang tema namin ay Go Green, Go Local. Magaganap po ito sa SM Mega Mall, August 23 to 27, 2023. Ayun nga po, pero bakit nga po ngayon, ang tema po ninyo, itong Go Green, Go Local ngayong taon na ito? Oo. Well, Go Local kasi gusto namin, hinihikayat namin talaga yung ating mga kapwa Pilipino na tangkilikin ang sariling atin, bumili ng mga local products para lalong lumago ang ating ekonomiya. At saka green naman kasi alam mo ang daming problema ngayon, no, sa kalikasan, climate change, plastic pollution. At syempre, ang mga marami ng customer talaga na naghahanap ng mga green, eco-friendly at sustainable products. Correct. Actually, that's one way of really supporting yung initiative ng sustainability, yung pag-support sa mga ganitong produkto. Ano po ba yung pinaka-highlight po ng 2023 National Trade Fair, ma'am? Well, tinatampok ngayon yung mga produktong green, eco-friendly, sustainable, tsaka mga heritage and artisanal products. Kagaya ng aking suot-suot ngayon. Ang ganda ngayon. Nga po eh. Ay, salamat. Oo, yan mapabiling mo yan. Mura lang ito. Sa sana masuot natin yan tuwing araw ng SONA, ng Pangulo, araw ng kalayaan. Mga holidays. Mga traditional lang suot namin. Well, actually, ano naman to, wearable, kaya pwede mong gamitin araw-araw. Ayan. Ay, may mga kasama tayong exhibitors ngayon. Oo. Hello sa inyo, Franco and Gary. Good morning. Good morning po. O tell us about sa inyong mga produktong ito na mga lokal. At syempre, support as well ng pagprotekta sa ating kalikasan, Sir Franco. Yes, well, ito po yung i-showcase ko, mga sample na i-showcase namin para sa National Trade Fair. So, mostly po ipapakita ko po yung mga bago naming design na bags. Nagawa po siya sa natural... Pakita natin yung mga bags. Yes po, natural raw materials po na makikita po available na sa Philippines. So, example po nung Saucy Bayong na tinawag ko po dyan nung nasuot-suot nyo po. Ang tawag? Saucy Bayong. Saucy Bayong! Yes po. So, from the word bayong, yung pinopromote natin bayong bag natin, pina-twist ko lang ng medyo pasosyali natin ng konti. Ang ganda pero at reasonable price. So yung suot nyo ma'am is worth 175 pesos lang po. In fairness, yes, ano? Ma'am. 175 lang po. Very Filipino. Yes po. Okay. And yung sample naman po natin, sir, mayroon po tayong print. So available po kasi sa National Trade Fair yung free print. So pwede po sila mag-order ng kung may sarili silang logo, pwede sila magpa-print libre po. Pero same price din. Pero Sir Franco, maganda yung ginawa mo dito na dahil bumili ka na ng isang gawang Pinoy, pinopromote mo pa yung isang tourist destination sa Pilipinas. Yes, sir. Ilocos Norte. Opo. So yung mga bags po namin na i-showcase, meron pong free print kasi naisipan ko po kasi na medyo gusto natin yung custom-made na design. So, pero, nice. Yes po. Pakita natin itong maliliit naman. Ito pong mga small bags. So, habang minomodel natin itong mga bags, syempre titikim din tayo dito naman. Soya, milk, at saka taho. Sir, can you tell us more about this? Ako pala si Gary Sevilla, ang owner ng Kailas Amazing Soybeans. Ang produkto naman namin is natural products po, fresh, half taho, soy milk, and
chilled taho and then tofu. Mm-hmm. Lahat po ng product namin, walang preservatives, para gusto po namin makarating sa mga tao. Ang produkto namin na fresh, natural. At healthy. Ayan, di ba? Tapos masarap pa. Alright, Director Funuan, paano niyo natutulungan ang mga entrepreneurs natin, mga negosyante natin, para po mas mapaganda pa ang kanilang pagninegosyo? Well, alam mo naman sa DTI, mayroon kaming package of assistance from loans to productivity training, pati sa product development, pati sa mga labeling, sa pagkukuha ng FDA, sa Food and Drug Administration certification. So, ina-assist nyo po yung halimbawang interesado pa lang pero wala pa siyang 100% na kaalaman dun sa pagnenegosyong yun, ginag-guide ng DTI. Ay, oo. Pumunta lang ho sa pinakamalapit na regional or provincial office or negosyo center. Alam nyo, 1,360 na ata ang negosyo center sa buong Pilipinas. So, punta lang po kayo doon at makipagtugunan sa ating mga DTI officers. Okay, para lalong mainganyo yung mga gustong pumasok sa pagnenegosyo, from Sir Franco at kay Sir, paano po kayo nagsimulang pumasok sa mga negosyong ito? Oh, at paano nakatulong yung DTI sa inyo? Actually po, nag-start po yung business sa parents ko pa po. So, bali, nakapag-aral po kaming 7 na magkakapatid dahil po sa pagninegosyo. Oh, dahil dito sa mga gantong bags din? Opo, nagsimula po kami sa sari-sari store, sa pot, yung ceramic pot. So, marami pong negosyo na ang napagdaanan ng parents ko. So, bali, I'm the youngest, 7 kayo magkakapatid. Noong time na medyo nakagraduate na ako, sabi ko sa parent ko na mag-stop na sa business kasi medyo maedad na siya. So, nag-abroad ako and pagbalik ko sa Philippines, I realized na kailangan pala talaga mag-negosyo sa Pilipinas. So, binuhay ko ulit siya. So, nag-start siya from parents na rin. And paano ako natulungan ng DTI? So, unang-una, na-discover ako ng DTI na may potential daw yung gawa ko, yung mga designs ko. Great. And simula doon sa nakitaan na ako ng potential, dinevel up nila ako, sinali nila ako sa mga provincial, regional, and ngayon po, national siya. So, itong national trade fair po, siya yung pinakamalaking trade fair na sino-showcase buong Pilipinas. So, from Luzon, Visayas, Mindanao. So, yung mga maliliit na negosyante na nag-create ng mga products na gawang Pilipinas talaga, gawang sariling atin. So, sino-showcase siya sa national level. So, dito mo makikita sa SM Mega Mall ngayong August 23, yung mga gawang Pilipinas talaga, sariling atin. Oo, tsaka grabe yung foot traffic doon, ano, talagang mapapansin ang mga produkto ninyo. Sir Gary, kayo ano naman ang kwento ninyo? Paano kayo nagsimula sa business na ito and how did DTI help you in your business? Dati akong Juan OFW and then pag-uwi ko sa Pilipinas, nakita ko po yung Juan, yung taho is parang hindi professionalized ang pag-aaral. Oh, sa kalsada lang, nung kinalakyan natin sa kalsada, tinitinda, di ba? Ang ginawa ko, nakita ko lahat yung proseso at maraming na investigador, maraming mga issue. Ginawa ko, in-standard ko, good manufacturing practice po. And then, doon ko natutunan kung paano i-process yung produkto. And then, ito na nga. And then, noong 2017, nag-start ko ako 2007 eh. 2017, noong unang i-assist ako ng DTI dun sa kapatid mentor me ng Go Negosyo DTI. Collaboration po nila. And then, after that, doon nag-start yung tulong sa akin ng DTI. Yung from skills na tinuro sa amin, and then yung packaging, labeling, yung label po namin at logo, pati yung logo po, yung logo ng Kailas, is nakapatent na po yan. Kaya hindi po na pwedeng gayahin nila. Patented. 10 years na po ang patent niya, nakapatent na po. Di ba, may mga issue ngayon ng patent, di ba? At at the same time, nito naman po, no, bukod sa labeling, packaging, design, and then yung marketing naman po, tinulungan ako ng DTI, and then unang sumali ako sa pair is yung Metro Fiesta, and then ngayon nandito na tayo sa National Trade Fair. And then noong nakaraan, National Food Fair, nasa second level na tayo. And then yung national itong Bureau of Domestic Trade Promotion, sila nagpo-promote naman namin mga produkto para i-market.
Okay. Tikman muna natin. Kaya nga eh. Sige. Parang naalala ko yung kabataan ko. Ganito pa rin kasi mainit-init eh nung dinala nila dito. Ang sarap. Totoo po ba, Sulgari, na kapag ang hindi daw maluluto ang tako kapag hindi ito malinis? Hindi po. Maluluto pa rin po yun. Okay. Opo. Kaya ibig sabihin, yun ang tingin yung nila. Yung standard na ginawa mo? Oo. Yung tingin sabi kanila, pag hindi daw malinis, hindi magbubuo. Aha. Kaya kung mapansin ninyo yung iba, nakikita nyo sa kanto, nabuo naman siya, pero hindi malinis. Pero ito naman standard po. Kung makikita nyo aming factory, talagang standard po siya. 304 po ang mga steam jacket and kettle ang ginamit namin dyan. At ang aming produkto available online. Mm-hmm. And then mabibili nyo po siya through FB page namin sa Kailas Amazing Soybeans. And then yung taho na yan, ihatid sa inyong opisina, bahay ninyo, kahit na saan po kayo. Patitignan nyo namin yung hot taho. Tama. Okay. Ang ganda ng mga storya nila, no? Pareha sila nag-work abroad, no? And they chose to go back here sa Philippines, magtayo ng negosyo. O diba naman, very stable na ang business and of course, growing. Sa mga kagaya po nila, Sir Franco, Sir Gary, na magusto rin umuwi ng Pilipinas, ma, baka maganda umuwi na lang ako dito sa bansa, magnegosyo. Mm-hmm. Do you assist them na kung paano magsimula, even pag-capital, ganun, pag-market ng product? Kasi yun nga, ang sinabi ko kanina, may package of assistance po kami. Punta lang ho sila sa negosyo center para malaman kung papatok ba yung kanilang negosyo. Yun. Yun actually yung yun tanong nga eh. No? So, anong negosyo yung papatok? Well, ibig sabihin niya, Director, ano, sa mga kababayan natin na nasa abroad, pinaghirapan nila yung pera nila. Nakaipon, ngayon may pondo sila. Bago ito isipan ng negosyo, maaari munang kumonsulta sa DTI para sure na sure na aasenso yung negosyo nila. Oo, kasi sasabihin sa'yo ano yung latest trends, forecast, mga ganun. Ayun. So sa mga aspiring entrepreneurs dyan, ma'am, paano makakasala sa trade fair na ito? Mga future trade fairs? Ito dapat talaga, punta muna sila sa provincial office or regional office. Kasi talaga nagsisimula ka sa, sinabi ni Franco, magsimula ka muna sa provincial trade fair and then regional trade fair. And then ngayon, kung papasa ka na sa requirements ng national trade fair, like kung pagkain talaga, very strict po kami, dapat talaga may license to operate yung manufacturing facility ninyo. At kung gusto naman namin i-endorse sila sa supermarket, dapat meron silang CPR o yung Certificate of Product Registration. May question lang ako kay Director. Ito pong pag-assist ng gobyerno o ng DTI sa ating mga young entrepreneurs, libre po ito. Walang babayaran dito. At pwede kayong makonsulta ng libre, tawagan at puntahan sa opisina. Yun ang maganda. Tsaka may mga ano sila. Punta lang mo sa negosyo center. Tsaka may mga common shared facilities, di ba? Yung mga malalaking makina, kung wala ka pa noon, di ba? Pwede mong gamitin din yung mga available na sa mga negosyante. Yeah, pag wala ka pang facility, meron mga kitchen lab, meron yung mga pwedeng makigamit muna. Sa nasa itong mga SSF o shared service facilities na nasa universities or nasa DTI mismo at pwede mong gamitin yung kanilang mga makina o lutuan at kung minsan ito yung mga certified FDA na kaya kung gumamit ka dun sa equipment nila parang certified na rin na FDA yung produkto. Okay. Siguro kay Sir Franco at Sir Gary na lang advice na lang sa ating mga entrepreneurs out there. So, sa na-experience natin ngayong pandemic, siguro naman halos lahat na apektuhan. So, ang masasabi ko lang, kung nagsisimula pa lang kayo, isipin niyo na lang na challenge lang 'to sa buhay. Walang forever na ano, na ganitong pangyayari. Tingnan mo yung pandemic, 'di ba? Halos malapit na tayong matapos yung problem. So sana ganun din yung mag-start na huwag kayong mawala ng pag-asa, go lang ng go. Ayan. Hey, Sir Gary. Ang ganda nun, sir. Ang mapapayo ko lang sa mga bagong magninegosyo at nagninegosyo na, no? Kasi nag-start kami 2007, dumaan kami sa ups and downs. And then, especially this pandemic. And then, because of business continuity, tuloy-tuloy lang kami, hindi kami i-stop kasi alam namin yung pangarap namin na gusto namin may hatid yung produkto namin na masustansya, no preservatives sa mga tao at mga tao magbe-benefits dito. Unang-una, ang gagawin nila is magkaroon sila ng feasibility study sa negosyo nila. Ito ba ay akma ba kung gusto naman nila ng advice? Nandiyan na po yung Go Negosyo, DTI Go Negosyo, para bigyan tayo ng mentor kung paano gawin natin negosyo. And then number three,
ang success naman, hindi lagi, wala namang instant success eh, may dumadaan sa ups and down. Mm-hmm. Ngayon, ang kailangan mo lang is magtuloy-tuloy ka, and then counting dasal sa ating Panginoon upang sa ganun maging successful tayo sa ating negosyo. At yun lang po, mag-consulta tayo sa DTI. Okay, Director, again, maaari mong imbitahin yung ating mga ka-RSP na dumalo sa trade fair. Baka magkaroon sila ng idea doon ng pagnenegosyo. So, kita-kita po tayo sa National Trade Fair. Magaganap sa August 23 to 27 sa SM Mega Mall. Nasa Building B po kami sa 5th floor. So, ito early Christmas shopping na rin. Marami po kayo talagang makikita. Meron kagaya nga itong suot-suot ko. May pagkain. May holiday decor. Mga basket work, metal craft, artisanal products, name it, available po doon. Nando na lahat. Go green, go local. Suportahan po natin ang mga produktong gawang Pinoy. Maraming salamat po sa inyong pagbisita dito sa Rise and Shine Pilipinas. Director Marivic Bunoan at syempre po Sir Gary, Sir Franco, thank you and all the best sa inyong business. Salamat sa taho. Sarap-sarap nito.